Sa loob mismo ng opisina ng Wilcon Builders, tinanggap ng suspect na babae ang bayad sa kanya na 200 million pesos na cheque at cash. Sa FBI po kami, ano? Itrapping po ito. Ngayon po, arestado po kayo, no? Agad siyang pinaligiran at inaresto ng NBI Special Action Unit. Ang pakilala ng babae, siya ang socialite na si Ginger King Villavicencio at binebenta niya sa Wilcon Builders ang isa sa mga gusali ng pamilya King sa BGC. Pero lumalabas na peke ang lahat ng kanyang mga dokumento at pati mga ID. Nagtayo ka ng bank account gamit yung pangalan ng kumpanya, nung taong ginagamit mo yung pangalan. Totoo rin po ba yan? No, sa isang follow-up operation, inaresto naman ang itinuturong mastermind. Siya umano ang nag-asikaso sa pamimeke ng mga dokumento at ID. Pumunta ka lang dito para kunin yung pera, ipahati ka lang yun. Totoo ba yan? Hindi. Nag-tosap lang ako dyan. Kwento ng broker ng Wilcon Builders, buong akala nila ay nagsasabi ng totoo ang suspect dahil mukhang orihinal ang pinakitang titulo, SEC registration at iba pang dokumento. Nakapag-down payment na sila ng 20 million pesos sa suspect. Nakatanggap na lang umano sila ng babala na hindi siya ang tunay na socialite nang ideklara na nila sa iba pang broker ang pagbilay sa gusali. Nag-start kami December, February natapos. So biro mo yun. So talagang hindi lang minadali. So nag-akala ka because hindi niya minamadali? Yes, na totoo siya. Kasi yung ibang naluloko, they're rushing on the sale, they want cash. Sa kanya wala eh. Dati nang naaresto ang dalawang suspect dahil sa estafa noong 2019. Kinasuhan sila ngayon ng syndicated estafa pati ang apat nilang mga kasabwat. Babala ng NBI, kilatising mabuti ang mga katransaksyon. Extra effort sa pag-verify ng mga papeles. Narito ang pwede ka rin kontakin mo o pumunta ka mismo sa opisina ng may-ari ng lupa para ma-verify talaga. So, hindi ka lang basta magre-rely sa mga dokumentong pinipresenta sa'yo. Pagpapaliwanagin din ng NBI ang bangko na ginamit ng mga suspect. Lumalabas na nakapagbukas sila ng corporate account gamit ang pangalan at kumpanya na kanilang ginaya. Pero ayon sa bangko, biktima lang din sila lalo't inimbestigahan nila ang mga dokumentong isinumite sa kanila at wala silang nakitang masamang record. Tumagi naman magbigay ng panayam ang pamilya King sa insidente. Nico Bawa, ABS-CBN News.